Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang patuloy nating paghandaan ang Pasko ng pagsilang ni Jesus sa Sareno at ang kanyang muling pagbabalik bilang ating hari at hukom. Ihanda natin ang ating puso gaya ng panawagan ni San Juan Bautista. Aminin natin ngayon at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain sa aming pagsalubong sa iyong anak,
Huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katuwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapang bunga ng katuwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at makyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag mo lamang ang Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inago sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayon ibinabalik sa iyong sakay sa kalwalatian na wari na kaupo sa maharlikang trono. Niutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya ililitaw ang maraming obangwang punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag nang kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysay parang isang panaginip. Lahat tayo natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansa nagmamahal sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit? Dakila nga masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yung mga tuyong batis sa sariling bahay namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtatanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yung mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong
mga mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang malapit ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangian kaloob sa inyo ni Hesukristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Raconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia, sina Anas at Caiphas ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at ng Aral. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayoy, natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwiran ninyo ang kanyang mga landas, tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok, tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako, at makikita ang lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sereno. Tayong lahat ay narito kasama natin pinagdarasal ang mga nasa online, ang mga nag-aalaga ng may sakit, ang mga may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayon ay nasa ikalawang linggo tayo ng Adbyento, ang panahon ng paghahanda para sa Pasko ng pagsilang ni Jesus Nazareno. Kaya't napansin natin, sinindihan na yung ikalawang kandila ng korona ng Adbyento. Dalawa sa apat na kandila, sapagkat apat na linggo tayong maghahanda para sa Pasko ng pagsilang. At ang ikalawang kandila ay sumasagisag sa kapayapaan. Kapayapaan. Nung isang linggo, ito ay kandila naman ng pag-asa. Ngayon, kapayapaan. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, maging mapayapa ka sana. Mukha ba siyang mapayapa, no? O maligalig, no? Dahil malapit na ang Pasko at wala pa siyang nahandang pamasko. At lulusubin ka na ng mga inaanak mo. Kaya maligalig ka na. Wala ka pang panghanda. Wala pang Christmas bonus o ubus na. Maraming kalaban ang kapayapaan. Minsan nakala natin ang kapayapaan ay kapangyarihan. Akala natin ang kapayapaan ay ang kalakasan. Kaya nga't napansin po ninyo sa ebanghelyo natin ngayon, inisa-isa ni San Lucas ang mga pinuno. Bakit ba inisa-isa ni San Lucas yung mga pinuno nung panahon na parating na si Jesus Nazareno? Bago magpasko din, ika nga, ang ebanghelyo. Dahil naghuhudyat ito ng panahon bago lumabas si Jesus Nazareno at ipahayag ang kaharian ng Diyos. Si Emperador Tiberio, si Poncio Pilato, si Herodes, si Felipe, si Lisanias. Ang mga ito ay mga hari, mga pinuno. Pero kung tayo marunong sa kasaysayan, ito ang mga pinuno na mga baluktot. Ito ang mga pinuno na mga malulupit, mga kawatan, mga api. Sa mata ng mundo, malakas sila. Pinapatay nga nila yung mga kaaway nila. Pinupuksa nila ang ibang tao, lalo na mga maliliit. At dinagdag pa ni Lucas, si Anas at si Caiphas, ang mga punong pari sa templo, na bagamat sila'y dapat makadiyos, sila din kurakot. Sila din mga tiwali. Siguro tayo, nung narinig natin ito, hindi tayo nabahala kasi hindi natin sila kilala. Pero nung panahon ng Panginoon, nung narinig nila ang mga pangalan na ito, ilarawan nyo lang mga taong mga noon, bumabagsak ang balikat nila dahil iisipin lang nila ang mga nagahari
mga puwersa ng kadiliman, ang mga namamayagpag, yung mahilig sa fake news, yung nambubulsa ng kaban ng bayan, yung nangaapi sa mga maliliit, at ang dahilan kaya lalo tayong naghihirap. Sa gitna ng kadilimang ito, doon lumilitaw si San Juan Bautista, ang tagapaghanda kay Jesus Nazareno. At sabi nga sa Ebanghelyo, ang salita ng Diyos nanahan sa disyerto kay Juan Bautista. Hindi doon sa mga nasa palasyo, hindi doon sa mga nasa may kapangyarihan at may kayamanan, ang salita ng Diyos ay nanahan sa disyerto kay Juan Bautista. Ang kapayapaan na ating inaalala ngayong ikalawang linggo, hindi mananahan kung kani-kanino. Akala natin minsan, pag marami akong pera, mapayapa na ako, masaya na ako. Pag ako ang nasa posisyon, kaya ngayon, di ba, ang dami-dami nag-aaway. Magkakamag-anak, magkakaibigan, para lang sa posisyon, dahil akala nila, pag may posisyon ako, masaya na ako. Buo na ang buhay ko. Hindi po, mga kapatid. Katulad ni Juan Bautista, ipinapaalala sa atin ang tunay na kapayapaan. Nasa salita ng Diyos. Nasa presensya ng Diyos. Kaya nga kayo nandito po eh. Ngayong linggo, kaya tayo nagsisimba, gusto nating sabihin sa mahal na pong Jesus Nazareno, nasa inyo ang kapayapaan. Hindi kung kani-kanino. Dahil kahit mayaman ka, makapangyarihan ka, tanyag ka, hindi ka pa rin magiging mapayapa. Kaya nga't sa mga pagbasa, ang daan daw sa kapayapaan ay pagbabalik. Kaya nga sa unang pagbasa narinig natin sa mga propeta, babalik na ang Israel sa Jerusalem. Babalik na ang bayan ng Diyos sa kanyang tunay na bayan. At ang ating paglakbay dito sa lupa ay pagbalik sa tunay nating tahanan. Di ba ang tunay nating tahanan ay paraiso? Pinalayas lang kasi si Adan at si Eva ay nagkasala. Pero tayong lahat itinakda sa paraiso, sa langit, sa kaharian ni Jesus Nazareno. Pagbabalik. Kaya ang buhay natin sana ay maging paglalakbay ng pagbabalik. At papaano tayo makababalik? Ang pagbabalik ay mangyayari kung may pagsisisi. Pagsisisi. Kaya nga ito ang panawagan ni Juan Bautista. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang landas. Pagsisihan nyo talikdan ang inyong mga kasalanan. Handa na ba kayo sa Pasko? Nakasabit na ba ang mga parol? Nakakabit na ba ang mga Christmas lights? Nakalista na ba kung ano ang pang Noche Buena? Nakabili na ba kayo ng isusuot nyo sa Pasko? Opo, kasama yan sa mga pinaghahandaan natin. Ngunit ang tunay at mas mainam na paghanda, pagbabalik sa Diyos, pagsisisi upang sa gayoy tunay tayong makamit ang kapayapaan na ibinibigay ni Jesus Nazareno. Kaya nga't ang pagsasalarawan ni San Juan Bautista, patagi ninyo ang landas. Tatambakan ang mga lambat, titibagin ang bawat burol. Dagdag bawas, ika nga.
Pangit minsan pakinggan yung dagdag bawas kasi alam natin, nung eleksyon niyang ginagawa, dagdag bawas. Pagandahin natin ang ibig sabihin ng dagdag bawas sa buhay natin. Ano yung dapat dagdagan ngayon? Pasensya, pagpapatawad, pagmamalasakit. Anong dapat bawasan sa iyo ngayon? Pagmumura, pagsisinungaling, galit, inggit. Lahat po tayo meron dapat dagdagan. Meron din dapat bawasan. Pwede kaya sa mga nalalabi pang mga linggo bago magpasko, ito yung pagsumikapa natin. Tanong natin sa Poong Nazareno, ano yung dapat dagdagan ngayon sa buhay ko? At tulungan po ninyo kami. Ano yung dapat bawasan sa pamumuhay ko? Bigyan nyo kami ng lakas, bitawan na ito, bawasan na ito, alisin na ito, para mangyari ang tunay na himala, ang tunay na pagpapala, ang tunay na kapayapaan. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, dala nyo ang kapayapaan na kailangan namin ngayon. Maraming gumugulo sa aming isip. Maraming pabigat sa aming buhay na para bang nababalot kami ng kadiliman. Nasa iyo ang liwanag ng kapayapaan, ang liwanag ng katwiran at kabutihan. Nawa kami ay makabalik sa iyo sa aming pagsisisi. Nawa ang aming pagsisisi ay maghatid sa amin para dagdagan ng mabuti at bawasan ng masama, upang sa gayoy tunay kaming maging handa sa nalalapit na Pasko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, habang tayo nananabik sa pagdating ng Panginoon, dumulog tayo sa Diyos Ama upang tayo kanyang tulungang tumugon sa panawagan ni Juan Bautista na ihanda at tuwirin ang daraanan ng Mesiyas. Buong pagpapakumbaba tayong manalangin, mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob na tagpuin ang mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami.
para sa mga namumuno sa aming pamahalaan at yaong mayroong katungkulan sa aming pamayanan, tupdinawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, dahas at pagkamuhi. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, makatagpo nawa sila ng kagalingan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at hapag ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may kapansanan at yaong mga nagdurusa, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo o Diyos sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal sa piging ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Diyos Ama sa langit, patagin mo ang aming kaloobang mapagmataas upang tuluyang maghari sa amin ng iyong pag-ibig at pagpapatawad habang malugod kaming nananabik at naghihintay sa pagdating ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasa naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Langit ang tunay nating tahanan sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Kaya sama-sama tayo ngayong umawit ng Ama namin. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at sinasabi mo ngayon sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang bukal ng kapayapaan, ang ating uuwian. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang
ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
announcement, inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide Advent Recollection sa darating na December 10, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Mas Mabuti ang Pagsunod Kaysa Paghahandog. Sa mga umaasa kay Jesus, ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., Bishop-elect of the Diocese of Balanga, Bataan, ang Rector, Parish Priest, Quiapo Church. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pangayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang kapayapaan na handog ni Jesus Nazareno ay makakamtan lamang sa landas ng pagbabalik-loob sa Diyos at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus, Jesus, Nazareno.
Ganun ba ito?